eh, curious, but ba ikaw eh, salita lang, salita, eh, ikaw eh, spokesperson, attorney. Sapagkat yun ang aking trabaho, katunying, hindi ba, at tagapagsalita, at bukod sa pagiging chief of staff ni presidential frontrunner Bongbong Marcos. At yung mga bagay na hindi naman niya na dapat pag-aksayahan ng panahon, eh, akin na pong mandato yun bilang kanyang tagapagsalita. Actually po, sabi ko nga po kanina, nung nag-live po ako, I don't take it against Kim Chu, sapagkat baka nadala lang din ang damdamin yung bata, mabait na bata naman yan. Gawa siguro nung, ang strategy kasi ng kabilang grupo ngayon, makipag-engage po kayo. Yun po ang sabi ng ilang mga observers. Kayo po ba, ano ang tingin ninyo? Bakit practically 7 days to go bago po ang halalan? Ngayon po ay naghahamon sa inyo ng debate. Ito pong si VP Lenny Robredo. Eh, hindi namin talaga papatulan yung ganung hamon sapagkat number one, katunying it's too late in the day. Second, it has been the policy of presidential frontrunner Bongbong Marcos na huwag makipag-away, huwag makipagbangayan at huwag nang sumali diyan sa mga ingay at alingas-ngas na ang dala lamang ay negative campaigning. Kaya nga kung doon mo makikita, doon sa aking pahayag ng isang araw, sinabi namin na we would rather stick to what we have been doing and that is directly communicating with the Filipino people. And yung aming nga ipagpapatuloy namin hanggang matapos itong kampanya and even beyond, yung aming positive way of campaigning and most importantly, yung positive way of reaching out in trying to unite the country as one nation, as one race, proud Filipino race. Actually po, yung sagot ninyo na hindi nyo napapatulan, that's well taken. Ano? Pero ang sabi nga, ang tanong ko nga po kanina, from your end, ano ba naging basa nyo? Well, siguro, inasahan nyo ba na maghahamon ng one-on-one si VP Lenny Robredo at this time of, sabi nga natin, home stretch na ng kampanya? May mga ganong reading, may mga ganong nagsasabi na, may ganong analysis that you know, one day leading into the election week, eh may siguro merong not necessarily yung taong naghamon, kundi isa siguro diyan ay magtatangkang hamunin ka and for you to fall into the trap. Eh kami na may malinaw sa amin na ayaw ng Pilipino ang debate. Ang gustong marinig ng tao, yung iyong panukala, yung iyong solusyon o mga panukalang solusyon sa napakaraming problema na bumabagabag sa ating bansa. So sa tingin nyo, ito po'y isang pain, isa pong trap para kay BBM? Eh, pa ako personal, tingin ko, oo. Subalit, yun nga, eh, bakit pa kami makikipag sasali sa isang enkwentro? Eh, we have been calling and espousing for unity. So wala tayong, at ayaw na rin ng tao, nakita naman natin katunying, ayaw ng tao nung nag-aaway sa harapan ng kanilang telebisyon na maghahapunan ka, pinapanood mo yung mga di umano yung nais maging leader ng ating bansa, nag-aaway-aaway lang at kung anong personal na atake ang ibinibigay sa isa't isa. Again, ulitin ko, nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, ang gustong marinig ng tao, yung mga solusyon, yung iyong vision, yung iyong programa. Yun ang gustong marinig ng tao. Kung kaya naman, eh hindi naman din kami salat doon sa paulit-ulit na malalimang interview na binigay ni presidential frontrunner Bongbong Marcos sa napakaraming programa. Even in your station na katunying sa DZRH, yung I think that's one of the first panel interview among presidential contenders. And we were present in that DZRH panel interview. Ganon din kung sa SMNI debate, we participated in that debate. Ang dapat sigurong itanong dyan, ilang debate ba ang kinakailangan saluhan at pagdaanan ng isang kandidato? Diba? And siguro, yung lagi ko sinasabi, pagka ikay nag-a-apply ng trabaho, katunying, halimbawa ako, mag-a-apply akong staff mo, hindi naman kita kamunin ng debate. Wow, hindi ako makukuha. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. You are my future employer. So, anong gagawin ko? Magpapasuri ako sa iyo. I will allow myself to be interviewed by you at iyong husgahan kung nararapat ba ako
doon sa posisyon na aking ina-applyan dyan sa iyong programa o kaya sa iyong kumpanya. Actually po, ewan ko kung narinig niyo na rin ito, may mga nagsasabi po na nang hinayang sila na hindi po napuntahan kung anumang dahilan ni VP Lenny Robredo at iba pa. Yung pong isang debate na in-sponsor po ng SMNI, which some people say, mas maganda po ang format. Do you share the same view, attorney? Well, meron mga ilang hindi nakarating. At alam naman ninyo, Katunying, from the very beginning, wala naman silang narinig sa amin na hindi ka nagpunta siguro dahil ganito o ganyan ka o duwag ka. Wala silang narinig. Bakit? We celebrate with them their freedom to choose whether to attend or not to attend, whether to appear or not to appear. It is within the rights. And yan naman ay yung aming pinagbubunyi. Yan ang kagandahan ng tayo'y namumuhay sa isang democratic way of living. Doon sa nagtatanong, paano namin malalaman ng platforma di gobyerno mo kung hindi ka humaharap sa ganito? Asan po ba yung platforma? Doon po sa mga nanonood sa atin, ha, kahit ano pa ang kulay ninyo, baka naman pwedeng ma-access. Saan po ba ma-access ang platforma? Meron po ang platforma di gobyerno ito, si BBM. Nasa ano yan? Nasa official Facebook page ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos. At yan ay paulit-ulit din niyang binabanggit sa mga one-on-one interviews na kanyang inattendan. At ganun din, yung aming mga town hall meetings at yung mga kampanyang aming sinasabi nga, our direct way of communicating to the Filipino people. Linalahad niya lahat yan, Katunying. Even the interviews sa mga regional stations at sa radio, binabanggit din mo yan ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos. Okay. Ang sabi po nila, 7 days to go, pero tinitingnan ko parang 5 days na lang yung kampanya. 6 days na lang bilang ko dito, Attorney Vicky, ang natitira, no? Yan, kampanya, 6 days to go. Saan i-spend ni BBM itong mga natitirang araw na to? Kami ay ngayon kasalukuyan, kaninang umaga siya ay nagsagawa ng town hall kasama yung mga manggagawa diyan sa Quezon City, at ngayon naman ay kasalukuyan siyang nasa Isabela at doon nagsasagawa ng isang malaking rally for Region 2. Bukas naman ay siya ay tutungo sa Ilocos Norte, and we have scheduled 3 meeting the advances on May 3, 5, and 7. May 3 will be for the Visayas, which will be held in Iloilo, in Gimbal. Ang May 5 namin, Katunying, will be for Mindanao. Gaganapin yan sa Davao. At yung pinakahuli, yung May 7, yung huling araw ng kampanya, ay gaganapin dyan sa yung open space outside of that big resort hotel dyan sa may Mall of Asia area. Ito, Soler. Tapat ng Soler. No? Ito, malaki yun. Malaki yung area na yun. Ayun, Soler. Yeah. So inaanyayahan ko lahat ng mga taga-suporta at volunteers ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos na samahan po ninyo kami. Kung kayo taga-Visayas, samahan po ninyo kami sa Iloilo. Kung kayo taga-Mindanao, samahan nyo kami sa Davao. At kung kayo taga-Luzon, samahan po ninyo kami sa Soler. Ang sinasabi po ninyo, kahit na lamang kayo sa survey, ang trato nyo parang you're running scared. But ano? Iyon ang isang bagay na natutunan niya sa kanyang ama. Always run scared. And it's not over until it's over. And even yung lagi ko sinasabi sa mga iba't ibang interview, yung nagagandahan, yung mga gorgeous figures that are coming out, survey after survey, lagi lang niya binibilin dyan, Katunying, enjoy it but only for 1 minute. After 1 minute, balik ulit tayo sa trabaho, kayod tayo. And malino naman sa amin, hanggang sa ngayon, na in-interview ninyo ako, wala pa ho kaming pinapanalo. Wala pa kaming pinapanalong halalan. Ang tunay at pinakamahalagang survey ay sa darating na May 9, 2022, sa araw ng halalan. Confidence level. Are you confident that you're gonna win this election? Well, we are optimistic. We are confident. But we are never complacent. And yun ang lagi naming guarded optimism, if I may say, Katunying. Na siyempre naman,
when you embark on a big undertaking as huge as this, you have to have a positive mindset. Similarly, our campaign is positive campaigning. Now we're down into the last stretch of the campaign. Are we confident? We have to be. Otherwise, we have no business continuing with our campaign if we are not confident or optimistic of our chances come May 9. Mm-hmm. Ang isa pa, ang kasunod na tanong po doon, kayo po ba'y kasama din ni BBM nung 2016 vice presidential race? Oo, tumutulong na ako noon kay Senator Bongbong Marcos when he first ran for vice president. Opo. Kaya ako po tinatanong yon kasi may mga nagsasabi, yung mga veterano sa mga kampanya, katulad ninyo, nakasama niya rin pala doon during that time, kakaiba daw itong kampanyahan na to, itong taon na to. Of course, yung very passionate ang mga supporters and all. Pero kayo po, ano po yung personal observation ninyo dito sa kampanyahan ito, sa election ito, compared with previous elections na nakita nyo at naobserbahan nyo rin? Kakaiba talaga, Katunin. We thought we saw everything nung 2016, nung kampanya ni PRRD, na talaga naglabasa ng tao, very pronounced ang suporta. Subalit kami nagulat, ito'y nagsimula last year when we first go around. Mga July, nakita na namin, bumalik kami ng Agosto sa Batangas, talagang grabe yung response. But you know, pati sa Tacloban, nung Yolanda Memorial. Yolanda Memorial lang una pero sabi nga namin, baka naman kasi reception niya ng hometown, kaya ganyang kalapot yung paglabas ng suporta ng tao. Subalit kami tumungo sa Batangas. Dalawang beses kaming nagpunta sa Batangas. Ganun na yun. From Lipa City to Batangas City, papuntang Kapitolyo, I was told that it usually takes you 30 minutes lamang. Pero nung kami na nandoon, wala mang kaming dalang security, naka-coaster lang kami, Katunin. It took us 3 hours and a half dahil spontaneous yung spontaneous combustion, ika nga. Naglabasan yung mga tao na walang announcement, wala kaming inaya na magkaraban o yung mga nakamotor. Talagang it took us 3.5 hours at doon na namin nasabi, kakaiba ito, something must be happening. At nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Of course, kinakailangan kasi masubukan ng isang mamamayan para ma-validate nila yung aking kwento. Pero kilabutan ka dahil rally after rally after rally, talagang dinudumog siya ng tao. And I take pride in saying na talagang napakasipag ni presidential frontrunner Bongbong Marcos dahil siya lang ang nasa kalsada yata 5 times a week. At kada araw na yan, 3 beses kami nagra-rally, Katunyeng eh. Meron kaming rally ng umaga, ang pinakapahinga niya, tanghali, meron pa rin rally. At yung pantapos namin, late afternoon, early evening, may rally pa rin. Bukod pa dyan yung caravan na naglalabasan yung tao sa kalsada at ilang oras din siya nakatayo sa kanyang sasakyan. Actually, yun nga po itatanong ko eh. Kumusta ba ang health niya, ang health condition niya, considering the number of times na lumalabas siya? Di ba nung isang araw, kamessage ko po kayo sa Nueva Ecija kasi may mga kamag-anak ako na, mga kaibigan na nandoon. Grabe po ang init. Sabi nila, grabe ang init. Of course, kawawa yung mga tao nandoon, 11 o'clock. As in, kainitang tapat. Yung pinakamainit na oras ng araw, nandoon sa ilalim ng sikat ng araw ang ating mga kababayan. Eh, hindi naman exempted doon ang kandidato, particularly si BBM. Ano? Hindi ba siya nagkakasakit dito? Sa awa ng Diyos, Katunying, matatapos namin ang kampanyan to hanggang halala na siya ay malusog at maganda ang pangangatawan. At yun nga, talagang mainit. Naramdaman namin yan nung pagpasok ng first week ng March. Nung February, malamig pa, may breeze pa eh. Nung March, na talaga yung init. At sa tingin ko, una namin naramdaman nung pumasok na kami ng La Union. Iba na yung init noon. At sabi nga niya, medyo itemper natin yung paglabas ng hapon. Dahil dati tuloy-tuloy kami. 11, 12, 1. Ginawa namin ng 2. Hindi dahil para sa kanyang kapakanan. Dahil iniisip niya, kawawa naman yung mga kasama natin. Kawawa rin yung tao sa kalsada. Sobrang init. Kaya nag-adjust din kami. And yun nga, salamat sa Diyos, matatapos na.
itong kampanya ay mabuti at malusog ang kanyang pangangatawan. Kayo po ay sabi nyo nga, optimistic kayo at of course, sabi nyo nga din kanina, confident din naman kayo. Ano yung nakikita nyong, pasensya ka na, pag-uusapan natin to ha. Ano yung nakikita nyong posibleng maging disgrasya sa susunod na isang linggo na to? Na pinag-aaral, of course. Maraming may mga usap-usapan na yung bantayan yung halaman.